Isa-isang sinalag ni Senador Panfilo Lacson ang buwelta ni Customs Commissioner Nicanor Faeldon. Sinabi ni Lacson na una na niyang nakausap ang anak at siniguro nito na wala siyang ginagawang kalokohan. I'm not hiding anything and my son assured me that he's not hiding anything. Paliwanag pa ng senador, walang smuggling ng semento dahil hindi naman ito sakop ng customs tariff and duties at ang VAT na kinakaltas dito ay kinokolekta ng BIR at hindi ng BOC. Siniguro rin ni Lacson na hindi niya kukonsintihin ang anak kung sangkot sa smuggling. Kung talagang guilty or may kinalaman sa pag-i-smuggle ang anak ko, ako na mismo. Hindi niya na kailangan mag-file pa ng kaso. Minsan na rin niyang pinagsabihan si Pampi sa pagpunta nito sa Davao. Napupunta siya ng Davao eh. Alam ko may picture pa siya with Baste, may picture pa siya I think with Paolo, but that's all there is to it. Sabi ko huwag ka masyado magdidikit nga sa mga ganyan kasi mako-controversial ka. Siguro nag-selfie, baka namasel doon. I'm not even sure kung matatandaan siya ng mga nina Paolo o kaya ni Baste. Pinabulaanan din ng anak ni Lacson ang bintang ni Faeldon na tinangkasya nitong suhulan. Sa kanyang text sa ama, sinabi ni Pampi Lacson na hindi siya pumupunta sa tanggapan ng commissioner at hindi pa rin niya ito nakikilala. Inamin naman ng senador na magkausap nga sila sa text ni Faeldon. Early this morning or late last night, nag-reply ako lang sa kanya, sabi ko mag-usap tayo. No? Maybe next week or whenever you're free. My purpose in talking to him is to get more information or to get his at least his explanation. No, kasi I've known him naman even before he was assigned sa customs. No? Dahil nakapunta na rin sa opisina ko yan. Sa kabila nito, duda naman si Lacson sa timing ng pagsiwalat ni Faeldon at kung ano ang motibo nito, lalo na't paulit-ulit na ibinulalas ni Faeldon ang anyay ambisyon sa politika ng senador. Tell that to the Marines. No? Kasi kung sabi niya matagal na, but noon dapat pinailan niya. And he could have called my attention noon, sir, yung anak mo may problema. But he never did. Huwag na lang yung lagyan ng political color. No? Ako, noong 2010 nga, nag-aalanganin pa nga ako kung babalik pa ako sa Senado or what, or babalik pa sa politika. That's farthest from my mind. Time is not on my side, so I'm not thinking of, you know, of 2022. Hindi kakasuhan ni Lacson si Faeldon sa mga isiniwalat nito, pero nanindigan din si Lacson na hindi ito magsosorry sa laman ng privilege speech na nagdadawit kay Faeldon na tumatanggap ng tara o payola sa customs. Zandro Ochona, ABS-CBN News.